Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Mel. Kumusta naman kayo? Kayo ba excited na na makinig ng kwento natin ngayon? Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay tungkol sa isang piniling lalaki. Si David ay meron siyang 7 kapatid. Ito'y matitipuno, gwapo, at matatangkad. Pero ayaw nilang mag-alaga ng tupa ng kanilang ama. Dahil si David ang bunso, siya ang nag-aalaga sa kanilang tupa. Araw-araw niya itong dinadala sa damuhan upang pakainin. At pagkatapos ng pakainin, ito ay pinapainom niya. Si David ay meron lamang 3 siyang bagay na kanya itong daladala at kasama niya sa buhay. Ito yung tungkod, terador, at harpa. Habang kumakain ng kanyang mga alagang tupa, siya ay nagpi-play ng kanyang harpa. Pero kahit siya ay tumutugtog ng kanyang harpa, hindi niya pinapabayaan ng kanyang mga alagang tupa. Kanya itong tinitingnan. Baka mayroong isang masasamang hayop na pumunta. At habang o di kaya ang kanyang ginagawa ay siya ay nagpa-practice ng kanyang terador. Alam niyo ba na sobrang galing ni David sa paggamit ng terador? Kasi kahit gaano man kalayo ang puno ay kanya itong natatamaan. Kahit yung maliit na butas ay kanya itong natatamaan. Ngunit maya-maya lamang ay meron siyang naririnig na huni. Kanya itong pinapakinggan ng mabuti. Kakaiba yung huni na kanyang naririnig. Kanya itong pinakinggan at hinanap kung nasaan yung huning kanyang naririnig. At nakita nga niya isang malaking bear, isang gutom na bear na gustong lapain ang kanyang mga alagang tupa. Ay agad-agad siyang pumulot ng bato upang teradorin ang gutom na bear. At namatay ang gutom na bear at naligtas ang kanyang alagang tupa. Isang araw, tinawagan ng Panginoon, pinapunta ng Panginoon si Prophet Samuel sa lugar ni David. Kaya agad pong kinausap muli ni Prophet Samuel ang ama ni David at tinanong kung mayroon pa ba siyang anak. Sabi ng ama ni David, meron pa. Isang nag-aalaga ng tupa. Agad-agad na pinatawag at agad naman nagtungo si David sa tahanan. At sa pagkita ni Prophet Samuel, sabi niya, siya nga ang pinili ng Panginoon na maging hari. Agad itong binasbasan at pinanalangin sa Panginoon. Hindi akalain ng mga kapatid ni David na siya ang napili na bilang hari dahil isa lamang siyang hamak na nag-aalaga ng tupa. Kahit ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid ay hindi inaakala na magiging hari si David. Walang nakakaalam kundi si Prophet Samuel lamang. Alam niyo ba ang mga bata na hindi ang Panginoon nakatingin sa panglabas na kaanyuan, kundi kung ano ang nasa puso natin. Hindi niya pinipili kung ikaw ay gwapo, matangkad, o di kaya naman ay matipuno. Kundi ang tinitingnan ng Panginoon kung ano ang iyong nasa puso. Kaya ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa 1 Samuel 16 verse 7. Man, look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Muli ang memory verse natin ay matatagpuan sa 1 Samuel 16 verse 7. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang iyong panglabas na kaanyuhan, kundi tinitingnan niya kung ano ang iyong nasa puso. Little ones like me, me, me. Little
Jesus loves a little ones like me.